Well, mga kapopong, kumusta? Well, bago natin pag-usapan itong patungkol dito sa Bramos, ay meron muna akong i-clarify sa inyo para hindi kayo malito, ha? Well, alam nyo naman siguro ang sitwasyon ngayon ng mga supporters ni na BBM at Duterte, na paniguradong dahil dyan sa pagdating ng Bramos na yan, ay for sure baka gawing issue yan ng ilang BBM at Duterte supporters. Pero upang malinawan na rin kayo at upang hindi na rin kayo malito eh, ganito kasi yan at please makinig ka mabuti ha. Itong mga Bramos na ito ay in order ng Pilipinas during the administration ni Duterte. Well, kung hindi ako nagkakamali, and please correct me if I'm wrong, ay nilakad yan ng Duterte administration sa pagitan ng year 2021 and 2022. At magkano? Well, sa pagkakaalala ko, and please correct nyo na lang ulit ako, ay halos 20 billion pesos yan. 20 billion pesos nga mga kapopong. Pero ang tanong eh, worth it ba talaga ang pagbili dyan sa mga yan? Well, syempre ang madaling sagot dyan ay oo. Bakit? Actually, kung papansinin nyo kasi ang mga kapitbahay nating bansa dito sa Asia, tulad na nga ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Singapore, Japan at Taiwan, ay parang ang layo na ng agwat ng Pilipinas in terms of equipment meron tayo sa military. Or in short eh, old school pa rin ang Pilipinas. At ilan ba ulit ang tangke ng Pilipinas? Well, correct me if I'm wrong again, ha? Eh di ba wala pang 100 ang bilang ng mga tangke ng Pilipinas? Pero in reality kasi eh, hindi naman talaga sa mga tangke dapat mag-focus ang Pilipinas, kundi patungkol dapat sa mga equipment ng Navy or Coast Guard talaga dapat. Yes, mga kapopong, dahil ang bansa nga natin ay napapaligiran ng tubig. At kung meron mang bansa ang sasakop sa Pilipinas, ay malamang sa malamang, mga barko rin nila ang gagamitin nila at hindi ang kanilang mga tangke. Pero yun nga lang, dahil ang China kasi nakaisip ng paraan sa kung papaano sila magkakaroon ng mga tangke na kayang umandar sa dagat. Pero kung bigla ka naman magtatanong ng, eh wait lang Teacher Popong, eh di ba meron naman talagang mga tangke na lumulutang o umaandar sa dagat? Eh ano po ba na meron dyan sa tangke ng China na tinutukoy mo? Well, good question yan, pero para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay ibinalita kasi noong year 2017 na in terms of tangke sa military, ay gumawa pala itong China ng klase ng tangkeng pinakamabilis umandar sa katubigan. Yes, mga kapopong, as in pinakamabilis umandar sa dagat. Which is, hindi naman gagawin ng China yan kung wala talaga silang planong gawin in the future. Well, sa Taiwan ba nila yung gagamitin? O sa Japan? O sa Pilipinas? Well, kaya nga dito sa mga bagong dating na mga Bramos ng Pilipinas, nasabihin man nating hindi naman talaga marami ang bilang ng mga yan. Pero kahit papaano kasi ay meron na tayong mga Bramos na sobra-sobra ang taas ng precision rate para targetin ang gusto nitong targetin. Pero ang malaking tanong eh, bakit nga ba sa rami ng bansa sa mundo? Ay bakit nga ba sa India pa naisipan ng administrasyon ni Duterte bumili? Well, actually ganito kasi yan mga kapopong. Actually, nanood kasi ako ng test launch nito. Which is dito sa aking napanood eh. Mukhang ito na talaga ang nababagay upang gamitin ng Pilipinas. Paano ko nasabi? Well, unang-una, ang size o sukat kasi nito ay hindi kalakihan tulad sa iba. Na ang ibig sabihin niyan eh, kayang-kaya yan madala kahit saan pa yan ilagay. Yes, mga kapopong, kahit sa jet o sa barko o sa land vehicle ay kayang-kaya. Actually, good rin yan for submarine, pero alam nyo naman siguro na wala pa tayong ganyan yet. At sabihin man natin, hindi kalakihan ito, pero kung pagbabasehan nyo yung lakas kapag tumama ito sa target nito, ay paniguradong kahit ikaw ay bibilib at sasabihin ito'y small but terrible. Pero syempre kung sa actual mo makita yan eh, medyo may kalakihan rin pala talaga. At alam nyo ba ang isa sa pinaka-importante na feature nitong binili natin sa India? Well, yan lang naman eh, ay ang stealth technology feature meron ito. O ibig sabihin eh, meron itong kakayahan na makapagtago o kakayahang upang hindi ma-detect ng mga radars ng target nito. Yes, mga kapopong, mabibigla na lang yung target sa biglaang pagdating nito. Well, ang cool, di ba? Pero ang malaking tanong, at since alam na rin ng China ang patungkol dyan sa stealth technology na inilagay ng India dyan, ay sa tingin nyo ba ay na-upgrade na rin ng China itong mga radars nila? Posible kayang itong mga military bases at mga radars na inilagay ng China doon sa bandang West Philippine Sea eh. Posible kayang mga makabagong radars yan ng China na kayang ma-detect kahit pa ang mga pinakabagong stealth technology ng India? Napaniguradong ang bagong iiyak ng Chinese Foreign Ministry patungkol dyan sa mga binili ng Pilipinas, ay let's expect ang mga statements nilang sasabihin na binili ng Pilipinas yan para tumaas ang tension sa South China Sea o doon sa West Philippine Sea. Well, hindi na yan bago sa China, di ba? Na kahit ang katotohanan naman eh,
Sila ang totoong dahilan sa kung bakit nagkakaroon ng tension lagi dyan. Nabiruin nyo pati ang barko ng Pilipinas na nag-conduct lang ng survey eh. Pinuntahan pa ng China na sobrang lapit sa Pilipinas. Eh ano ba ang akala nila sa Pilipinas? Probinsya ng China? Sa kung bakit wala na silang takot na lumapit na sobrang lapit sa bansa natin? Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay kailan ba dapat o saang sitwasyon dapat gamitin ng Pilipinas itong mga binili natin sa India? Well, siyempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong ay nagsasabing, Te amo!